Hey guys, konnichiwa. So for today's video, so yeah, naglakad kami papunta dito sa May Chusunji Temple. And ito yung mga nadaanan namin. Malapit lang to sa dorm. So pag nilakad siya galing dorm, aabot din ng mga 30 minutes. Pag nag-car or bus, mga 10 minutes lang andito na kami. Magta-taxi sana kami pero walang available na taxi kaya yun, naglakad na lang kami. Kapag kaakyat dun sa temple, maraming daan. So dito na namin naisip dumaan sa may hagdanan na to. Guys, andito na kami. Aakyat kami ng hagdanan. Good luck na lang mamaya kasi nakakahingal talaga to. So yun, bago kami tuluyang umakyat, syempre nagpicture-picture muna kami dito kasi ang ganda ng view niya. Kaya hindi pwede naming lagpasan to nang wala kaming kuhang pictures. At saka mas maganda yung patigil-tigil din kami kasi nga pag dire-diretso yung lakad nakakahingal gawa na mataas tong lugar na to. Kumbaga bundok na talaga siya. Medyo mataas na nga yung nararating namin. So iyan, para lang kaming nasa Baguio kasi ang lalaki ng mga puno. So ito na nga, andito na kami sa may taas yun. Pag akyat namin, ang daming tao dito. Kasi open na rin nga yung Japan para sa mga tourists. O yun, kaya yung mga tao rin nagagala na rin. Dito sa Chusunji, maraming mga kubo na mga nakatayo or yung mga bahay-bahay na maliliit. So yun, dinadaanan lahat ng mga Japanese yun kapag pumupunta sila dito. Kasi nga itong Chusunji talagang dinadayo din to ng mga Japanese dahil isa rin to sa mga tourist destination dito sa may Hiraizumi. Isa ito sa mga sikat dito sa Iwate Ken. Then yun nga, after 2.5 years, nag-open ulit sila kaya napakadami na namang taong pumupunta. And then dito na kami sa pinaka temple dito, pag kahit nasa labas ka, makikita mo yung malaking Buddha. So ayan, ever since hindi pa ako nakakapasok dyan sa loob, hanggang dito lang kami sa may labas. And ito na nga yung mga kasamahan ko. Ito sila yung mga bagong dating nung March nung mga nakasabay ko. First time nilang magpunta dito ng autumn. Kaya unlimited pictures talaga yung ginawa nila. Nung bagong dating sila, ipinashare kami dito ni Kojo Chu. Pero hindi pa ganito yung mga kulay ng puno, kaya ngayon tuwang-tuwa talaga sila. Dito sa Chusunji, maganda magpunta dito kapag seasonal ng autumn. Kapag nag-start ng mag-red yung dahon ng mga puno, tumatagal din siya ng mga 3 weeks bago siya malagas lahat. Pero hindi siya sabay-sabay talaga nagpupula, kaya malalagas yung isang puno, meron na naman mag-iiba ang kulay. Kaya may chance talaga kaming makapunta dito sa loob ng 3 weeks. Hindi katulad ng spring, saglit lang tumutubo yung mga sakura, then pag naulan na yun, nalalagas na and nagiging dahon na ulit. So yun na nga, kahit saan kami maglakad dito sa May Chusunji, napakadami na talagang tao. Kaya nakakapanibago na din kasi before, nung nagpunta kami dito na last, wala siyang masyadong tao gawa nga ng ipinagbabawal pa ang pamamasyal. Pero kami, kahit nung pandemic, nakakapunta naman kami dito. Pinapayagan naman kami magpunta dito pag nagpapaalam kami dun sa May Kaisha. Kasi nga, wala naman taong pumupunta dito, kaya ayun, hindi rin sila takot na magpunta kami dito. So yun na nga, ang ganda-ganda talaga ng paligid. Itong mga ganitong senaryo talaga yung nakaka-relax sa pakiramdam. So dito naman pagka-winter, maganda din siya. Yun nga lang, puro puti nga lang yung makikita mo kasi puro yelo naman yung mga yan. Pagka-winter na and nag-i-snow na, try kong magpunta dito para makapag-video ulit ako. Ito na rin kasi yung last autumn na may experience ko dito sa Japan. Ganun na rin yung winter na darating. Kaya gusto ko rin ulit siyang ma-videohan. Yung mga ganitong puno, kapag tinitingnan mo siya ng personal, parang 3D lang siya, parang hindi mo alam kung totoo ba siya or hindi. Pagkatapos nga namin tumingin-tingin dun sa mga bamboo paglabas namin dun, so yun yung mga kasamahan namin, yun, picture-picture pa rin sila. Paglabas nga namin dun sa kabilang site, yung mga kasama namin nandito na rin kasi hindi kami sabay-sabay mga nagpunta dito. So sila, sabi nila nag-taxi sila, nakakuha sila ng taxi. So yun nga, hinabol din nila talaga makapunta dito kasi yung iba uuwi na rin this month. Then maya-maya umulan kaya nag-decide na rin kaming bumaba. Ayun yung aking mga kasama, di ba? Ang dami namin. Isang batal din kami dito. Dito na kami bumaba sa may kabila kung saan may mga kainan kasi balak namin bago kami umuwi, kakain muna kami dito. Yun na nga, lumalakas na yung ulan, wala kaming mga dalampayong. So yung pagbaba namin, dito na namin naisip kumain. Yun, isa-isa na nga kaming pumasok. Syempre, ako na yung nagpahuli. Then nagkikrib nga kami ng ramen, akala namin may ramen dito. Tapos nagtanong kami, yun nga ang sabi, wala raw ramen. Then yung mga pagkain pala nila dito, gyudon. Meron ding mga soba. Dahil hindi kami mahilig sa soba, yun, ang
kakainin na lang namin ay yung gyudon para may kanin din na kasama kasi hindi na rin kami maghahaponan pag uwi namin. Then pare-parehas na nga kami ng mga in-ordered. Tapos dun sa dulo may mga nag-set sila ng soba. Kami hindi na kami kumuha ng soba. Wakame. Yung wakame, ano yun? Tabang. Pagkatapos namin kumain, nagbayad na kami din, sabay-sabay na kaming tumayo. Then yan, inabot na rin kami ng dilim kasi dito pag 4:30 na ang bilis ng dumilim. So yun, paglabas nga namin, tuwan-tuwa kami kasi eksakto lang yung bus. So hindi na kami mag-aantay ng matagal or magta-taxi. Bago natin tapusin tong video na to, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa inyo. Lena Sande, Meryl Alfonso, Alpara Bibian, Jane Tesnado, Jasmine Cagurol Palma, Maria Victoria De Jesus, Terry Galvez, Jennifer Negad, Kadi, Emma Manuel Gutierrez, Virgie Aguilar, Maricel Andilio Yakit, Emily Artesano Piesta, and kay Sophia Briana Mendoza ng Bulacan. Belated happy birthday sa'yo and mag-aaral ka ng mabuti. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Mag-iingat po kayo lagi. God bless and babush!